Anong story nyo? Politiko, artista at sikat na tao, huli sa akto, lahat ng kilos, dokumentado. Okay, ano mga storya natin? Si Senator Miriam Santiago po, flying high. Flying high. Si Mayor Lim po at saka si Mayor Atienza, mag-face off daw. Kuchi si Giburo, matigas ang ulo. Matigas ang ulo, bad yan. Sabi rin ng mga kampi niya eh. Pero may proof kami na talaga matigas ang ulo niya. Si Mayor Ricom Echeverry, meron ng bagong career. Ano ang bagong career niya? Ayaw niya umalis ng City Hall, di ba? Kuchi, kilalanin natin ang bagong makeover na Bongbong Marcos. Ibahin na nakaraan. Si Manny Villar, tsaka si Manny Pacquiao, hand in hand daw ngayong eleksyon. Matagal na, di ba? Ang ilan sa mga tumatakbo para sa Senado at sa lokal na pamahalaan, hindi nakaligtas. Dahil lahat sila, dokumentado. Uy, ano mga bagong gimmick sa mga kampanya? Ano ba mga bagong gimmick ngayon? Si ano po, Bongbong Marcos, parang hindi naman siya gumigimmick eh. More of a makeover. Parang makeover! Dokumentado! The Makeover Edition! Well, kasama talaga sa kampanya yan eh, di ba? Kailangan, kasama sa imaging, ika nga, di ba? So, iibahin mo ng konti para, aray, boto ka. Let's play Spot the Difference. Dati yung buhok niya gray na gray, alam mo naliligo sa lahar. Pero ngayon, ang itim-itim na. One difference spotted, isang check for you. Tapos yung mga sinusuot niyang polo, parang sobrang loose, pero ngayon, fit. Wow! Bagets na bagets. Bagets na bagets talaga. Check! Woot woot! Check him out! The new and improved Bongbong Marcos! Bakit kaya nag-exude siya ng ano, image of youthfulness? I think that's the idea. Opo, kasi before paraw yan ang campaigning, parang nagkaroon ng problem before sa Congress, yung nakakagulo sa Congress, nabigyan siya ng pagkakataon na mag-speech, and then talagang pinaghandaan niya, ang ganda raw ng speech niya, ganyan. Tapos the next day, tumawag yung mga kapatid niya, ang mami niya, mga kamag-anak niya, pinsan niya. Kinikriticize yung buhok mo, ayusin mo. Chinugi-chugi ah. Chinugi-chugi itsura sa TV. Gising na, Bongbong! It's time to dye your hair na! So kahit na may naman yung speech mo, kung pangit ka, wala rin mangyayari. Sayang talaga kasi may itsura naman talaga si Bongbong. Gwapo-gwapo niya. So tinanong siya ni Ina in one word to describe your mother. Be careful, lagot ka kay mother. Unbelievable. Kung sa bagay, may point ka dyan. Shoe collection pa lang ni madam, unbelievable na. Wow. Well, agree ako. Pwede. Believable. Aimee. Tol, walang laglagan ha? Aimee, super talented. Tapos, love words yun. Love niya ang ate niya. Si Irene. Don't you dare try. Ingat lang, Bong. Irene, super sweet. Ang bait mo naman, kapatid. And a good son at that pa. Oh, so sweet. And yung last. Ikaw, Bongbong. Drum roll, please. Ako trying hard. Ngayon, na-handle siya. Kung ako rin, sir, ang nasa kalagayan nyo, mahihirapan din ako eh. Caloocan is a traditional hotspot, ha? Ano nangyayari doon? Nandun si Mayor Ricom Echeverry. O ano nalaman mo tungkol kay Ricom? Talentadong Pinoy pa ito si Ricom eh. Wow! Talentadong Pinoy! Dahil kumakanta. Echeverry, nice day. Sumasayaw. Echeverry, pataas. Pataas ng pataas. Talagang talentado. Talentado talaga. Naliligaw yata ako ah. Kampanya ba ito, noontime show? Talentadong malutong na malutong. Wow-wow-wee! Pwede na po kayong pumalit kay Papi! Kailangan kompletong elements. Kailangan you should able to touch the heart, touch the mind, touch the eyes, touch the senses of everyone. Kung
mag-change na lang kaya kayo ng career, sir? Actually, kaya rin mahigpit ang labanan ngayon sa Caloocan dahil kasi mga kalaban ni Recom si Luis Baby Asistio, di ba? Ano nangyari sa disqualification case? Di ba nagsampa siya ng disqualification case? Kaya lang, not DRO niya. Before elections, lumabas ang decision ng Court Suprema na disqualified siya. Actually, convinced nga siya na siya na yung mananalo ngayong eleksyon na to. Dalawa ng malakas sa Caloocan, si Recom at si Echeverri. Confidence with a capital C. Kahit wala siyang bigote, balita ko, dami niyang o, di ba? Bigote lang yan. Mas Margarise! At yung alim namin mga konsyales. Thank you so much, Ma'am Vicky. Kiss. Ayun, no? Si Reco, Ma'am Mr. Suave. Oh, grabe. Kiss. Ayun, no? Kiss. Ayun, no? So ano pa mga gimmick ni Reco sa Caloocan? Nag-lecture din siya tungkol sa automated elections. Iba na po ang pamamaraan ng pagboto ngayon, ha? Hindi na po sinusulat ang pangalan. Ngayon ay sinisiyedan o iniitiman ang bilog sa tapat ng pangalan ni Echeverri na may ibigay! Apil tayo pagdating ng election. It's a very nice jingle! Again! Recom! Susunod, Mayor Lim at former Mayor Atienza on the face-off na! Okay, kaliwat ka na ng mga graduation. It's graduation. Umattend na po si Senator Miriam Santiago sa Philippine State College of Aeronautics. Ito yung PhilSCA. Pero bago siya umakyat ng stage, napansin ko may pagkabanidoso pala itong si Senator Miriam. Kasi binuksan niya yung bag niya habang nandoon na siya sa stage. Tapos may pinayad siya sa mukha niya. But of course, because I believe in a saying that oiliness is next to ugliness. Ready na ako for my close-up. Oh, panidosa na ba yun? Ginagawa ko na yun eh. Siyempre, saka dapat... Kasi oily ang face ko eh. Saka siyempre, kaharap ka sa maraming tao. Di ba dapat presentable ka talaga? Oh. You mean to say, hindi ka nag-oil control? Bigyan kita ng oil control. At oiliness is next to ugliness. Kasi ma'am, nandun na siya eh. Dapat prepared na siya na bago siya. Huwag nga naman sa stage. Dapat sa kotse pa lang. Wanna be on top of the senatorial race. Na. Tulad ng inaasahan natin, nagpakitang gilas talaga sa Senator Miriam. Of course, Miriam pa. Ibig sabihin, nagalit na naman siya. Those two gentlemen in the gray barongs, nakita ninyong tumayo yung mama na yan dyan, hindi ba? At yung katabi niyang mga babaeng yan. Got the names. Yung katabi niyang mga babae. Nagwawala ba siya? Ngayon na bigla na lang nag-reorganize ang Senado at akong bigla naging chair. Ngayon ay may objection na? Grabe naman. Grabe naman. Matitiis mo ba yan? Oh, nagsisisigaw. I resent being made party to this squabble. Pinag-aawayan niyo lang. Ang kickback ninyo. Hindi naman. Actually, prim and proper nga siya eh. Tapos all ears yung mga graduates sa kanya. The adorable Miriam Santiago. Hindi na honorable. Yeah, adorable. Nahuling may kodigong estudyante. Guro, ano ito? Estudyante, prayer ko po, ma'am. Guro, at bakit answers ang nakasulat dito? Estudyante, naku, sinagot na ang prayers. Sinabi niya sa speech niya na medyo nahirapan daw siya umattend ng commencement exercise, pero... Get ready for an explosive ride in 5, 4, 3, 2, 1. Sabi ng staff ko, gusto mo bang mangampanya o gusto mo mag-commencement address? Ready for takeoff. Kakampanya ako, kasama ko lang yung mga trapo na yon. Mahawa pa nila ako ng low IQ nila. Doon na sa PhilSCA. Up, up, and away! Halaga
yan si Miriam, pagka nag-take off yan, hindi nyo mapipigilan. Wala na renda-renda dyan. Eh, kasi naman, honor student talaga yun, valedictorian. Tapos naging cum laude, I think, from Bachelor of Laws. Wow! Nag-graduate pala si Madam with flying colors! Kaya nga, ano, kahit sa survey, on top pa rin siya, no? Sa SWS, tsaka sa Pulse Asia. Nax! Ang pag-fly high ni Senator. Kasi naman tong si Miriam, kuha niya yung tatlong partido. Ibang klase na, ano, di ba? She's with Campi. Tapos, she's also with MP, Cavillian. Okay siya. Ang tawag dyan ay STRATEGY. Strategy. Woo! Ang hirap mag-spell. Tinanong ko nga siya kung ano masasabi niya, nagtatap siya sa mga survey results. Sinasabi ng ating sambayanan na dapat meron silang record na pumunta sila magandang eskwelahan, nagtapos sila ng honors. No, may honors man lang sana sila. No, may honors man lang sana sila. Hindi sila nagkaroon ng kalaban kasi nga lahat kaibigan nila, pati mga magnanakaw. Napansin ko, no, Luchi, yung mga estudyante na with awards, eh, kinis niya lahat. So, lahat. Ay, gano'n! Wow. Wow. Yung mga may honor, kinis niya. Mwa! Actually, kasi parang pareho niya yun, di ba? Parang maka-level niya. Yes! Ka-level ko ito. Beso-beso tayo. Ang masasabi ko lang ay mwa. Other senatorial candidates, have we talked to any lately? Yung mga hindi masyadong nabibigyan ng coverage. Tikitatad sa isa Rock the Vote launch ng Liberal Party. Oh, nakirakista siya ron. Medyo off siya dun sa event dahil siya lang yung ibang partido dun sa launch. Bakit kami magka-issue? Nandito kasi may usapan kami ng mga kaibigan ko. Pero itista, hindi naman ako kasali dun sa forum ng LP. Ano ka ba naman? Akala ko sasabihin mo off siya kasi hindi siya bagay na rocker. Meron daw survey organization na gumagawa ng survey sa Cebu. At ang tanong daw, sino ang iboboto mong presidente? Si Noynoy ba o si Villar? Eh bakit ganyan ang tanong ninyo? Samantalang 10 yung kumakandidato, bakit dalawa na lang ang binabanggit nyo? Para sa akin, ito na yung smoking gun na tinatawag. Go ahead, make my day! So galit din siya sa mga survey. Itong survey ito na tuwi-tuwi na pinakakain sa atin, talagang panlolo ko lahat ito. Ano kaya ang lasa ng survey? Taste test nga tayo? Matamis? Maasim? Mapait? Maala? Wala na kasing asim yan, kaya ganyan. Uy, wag naman. Malay mo naman. Alam mo, may karanasan yung tao. Ha? Baka panahon pa ni Marcos yun. Gusto natin makatulong sa maliliit na tao dito sa Pilipinas. Gaano kalit? Extra small o double extra small? Yung maliliit na tao, gaya ng mga kasambahay. Speaking of t-shirts, tinanong ko rin siya kung bakit siya naka-orange. O bakit nga ba? Ay ito, hiniram lang ni Villar yung kulay na Erap. Ito, original kay Erap. Ano ka ba? Sino ba talaga ang tunay na mahirap? Siyempre, si Erap. Kinulong eh. Mayaman talaga si Erap. Si Manny, mahirap noon. Yung maman dahil ano, nagporsige. Basta't may Erap, may ginawa. Basta ang alam ko, ang sambayan ng Pilipino patuloy na naghihirap. Agree? Agree! So sa mga local candidates, ano naman ang mga gimmick doon? Well, we have Mayor Lim. Ayan, yan. Atienza talaga. That's a good fight. Who wants to be a Manila mayor? Contestant number 1, incumbent mayor Alfredo Lim. Contestant number 2, former mayor Lito Atienza. Parang face to face ang labanan nila. Oh, masaya. So ano, sawsawera, anong report mo? Bale, syempre sobrang init ng laban nila, hindi maiwasan yung mudslinging ano. Fastest finger pointing wins. Pati yung mga pinagawa ng mga patay ng mayor, inaangkin niya. Eh, puro kasi nungalingan nga ang ginagawa nila eh. Puro paninira eh. Talagang nagbabangayan sila. Nung initial survey, parang lamang na lamang siya. Tapos naglumiit na lumiit yung gap. Ngayon, lamang na kami ng kaunti. Eh, pagdoblehin mo yung boto nila, lamang pa rin ako eh. Let's call a friend na lang kaya para malaman ang correct answer. Luchi, kasi dun sa latest survey ng Issues and Advocacy Center, lumalabas na lamang si Lim kay Atienza.
O kaya ako, nagkakampanya, wala akong kasamang pulis, kahit isa. Eh sila, may mga armadong kasama raw. Kaya sinireport mo nga may mga volunteers. Sir, may mga armas po yung mga kasama nila. Let's use our lifeline. 50-50. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ay, 50-50 pa rin ang resulta. Kahabaan na lang kaya kayo ng ilong. Sigurado, talo si Pinocchio. Karoon pa ng duruan afterwards, ha? Sabi yung pagkaras nila magkamayan, nagduruan sila. Oh, yeah. Big time. Why are we not surprised? Tapos, yung third issue dito, na si Atienza, binibili niya sa supporters niya, at ganun din naman si Lima, no? Na huwag nang papatulan yung kabilang kampo. Ang aking paalala sa ating mga taga-suporta ay uminahon tayo. Abay, to keep their cool at huwag nilang patulan itong mga taong ito na kasi pinoprovoke lang sila. Tapos babalik ta rin. No more lifelines left. See you na lang sa election para malaman kung sino ang grand winner ng Who Wants to Be a Manila Mayor? Susunod, si Gibok. Matigas daw ang ulo. Abangan! Si Manny Pacquiao tumatakbo under Manny Villar. Anong balita kay Manny Pacquiao? Sino ang bet ninyo? Si Manny V o si Manny P? Let's get ready to rumble! Erase. Hindi naman sila magkaaway. Hand in hand nga raw sila for the poor. Tumatakbo nga si Manny Pacquiao na ano, kongresista sa Sarangani, di ba? At the same time, endorser din siya ni Manny Villar, di ba? Uh-huh. Pero alam mo yan, si Manny Pacquiao, according to Pulse Asia, may kiss of death din. At sabi ng mga survey respondents, medyo pag siya raw ang nag-endorse, hindi raw nila iboboto. Kaya ko sinuportahan ang aking presidente, vice presidente, nanggaling sila sa mahirap. Eh kaya nga, yun na nga yung problema dito. Ano ba, magiging jinx ba si Pacquiao o magiging swerte ba siya kay Manny Villar? Jinx? May jinx talaga ako. Jinky, my love, so sweet. But you know, actually, si Manny Pacquiao and Manny Villar, they have something in common. Nanggaling ako dyan, nararamdaman ko kung... Sabi nga nila, sino pa nga daw yung magkakaintindihan, kundi yung mga kapwa galing daw sa hirap. Correct. Si Villar ang tunay na mahirap. Pati si Pacman. Kasi di ba nga, si Villar at si Pacquiao, pareho silang bilyonaryo, pero yun nga, alam natin lahat, galing daw sila sa hirap. Sabi. Of course, the question is whether Manny Villar is really, poor. I mean, was really poor. Di ba? Yun yung issue. But we all know si Manny Pacquiao. No question about it. Parang lahat ng money, mayaman ah. Money. Yes, money. Si Villar ang tunay na mayaman. Pati si Pacman. Let's ask the audience na kaya. Ayos lang mayaman. Hindi ko lang alam noon. Pero si Pacquiao mayaman na ngayon. Hindi na kaya yung pera noon. Kung payamanan na lang si Villar. Hirap naman. Saka actually napansin daw ni Ina nung umuwi si Pacquiao galing dun sa laban niya sa Texas. Parang mas mukha na daw siyang politiko ngayon kesa sa athlete. What a transformation! Pero mag-transform na kaya ang pound for pound king into a pound for pound congressman? Eh, siguro lesson learned yan kasi natalo siya the first time. Ngayon, decidido siyang manalo, nag-practice na siya. Ready na siya. Siguro talagang pinaghandaan niya to kasi hindi siya sanay na matalo. Sa dami ng championship belts niya, ito na lang ang kulang. To win or not to win. Tingnan na lang natin. Napuntahan din ng team natin si Mayor Sherwin Gatchalian na tumatakbo sa Valenzuela. Usapang showbiz muna, kamusta na kaya sila ni Polindo? Sila ba? Next! Kagapon, nandito siya. Nandyan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Basta ako alam ko si Pauline Luna kung kanino na siya ngayon. Ay! Sacrifice na siya. Teka, single pa ba si Mayor? Oo daw, single na single pa si Mayor Sherwin. At yun nga, single and available. Hello, si Congressman Sunny Tigya, mag-aasawa na si Mayor. Maghanap pa. Ay kuya, hindi na kailangan maghanap ni Mayor Sherwin. Nandito naman ako eh. Uy, sige po, hindi pa natin na pag-uusapan dito yon. May dokumentado pa tayong moments niya. Luchi, meron kaming kuha kay Gibo sa Silang Cavite no isang araw. Nauntog si Gibo. Ah, oh my! Nauntog? Talaga? Kasi nung ginawa yung stage,
hindi siguro na-anticipate ng mga organizers na matangkad si Gibo. Pero ang nangyari kasi, yun nga, pinakilala yung mga party mates niya. Kasi maraming dumating na tao, nakagree pa lahat. Masalamat pa sa Diyos. Sa inyong mainit na pagtanggap niyo po sa amin, pinasbasan pa tayo ng buong makeupal ng konting ambon dahil mahal niya tayo ngayong araw ito. Tapos sabi ko nga doon sa cameraman ko, abangan mo, mauuntog yan, mauuntog yan. Grupo na to, inspeksyon na ng proyekto ang gagawin natin dahil panalo na tayo. Watch out, sir! Watch out! Dear God, ang dasal ko po, ambon, hindi aray. At anong ginawa niya pagkatapos nung si mauntog siya, parang baliwala lang, parang... Ay, patay mali siya. Nagpatawa pa siya, nagpatawa. Hindi po ako nagsasalita nang tapos, biro lang. That's the spirit! Very ang Gibo. Kasi di ba pag nakikita mo si Gibo, seryoso, talagang parang palaging galit o parang seryoso. Pero that time, cool na cool siya. Tawa pa siya ng tawa nung nuntog siya. Tapos pag upo pa niya, sinabi ko, sir, pa-interview kasi late na ako. Pareho kami nagtuturo ng law sa iba't ibang universidad at isa po sa pinakamagaling na congressman. Tawa, nag-make face pa siya na hindi ako empleyado ng TV5, hindi mo pwede pilitin. Sa ating Kamara de Representante, si... Pagkatapos yung bumaba ng stage, sinambos namin siya. Natural, tanong namin sa kanya, sir, masakit ba? Hindi mo tigas sa ulan natin. Gibo, galing at tigas. Este, talino pala yun. Ano raw? Pero may sinabi rin siya na sabi niya na mas masakit daw yung iniiwanan siya ng mga kampi niya. Doon niya inabi na... So ano, hindi siya natauhan pagkakasal? hindi pa rin siya natauhan. Ay, syempre, tao ka rin naman, nasasaktan. Pero hindi kasing sakit na hindi mo inaasahan. Ano kaya ang ibig sabihin ni Sir? A. Saktan kaya because of Villarroyo issue? B. Baka naman nasaktan siya dahil dun daw sa kawalan ng pondo ng lakas member. C. Baka nasaktan because nag-quit siya as party chairman. Baka naman D. All of the above. Well, all we know is that ang nauuntog, nagkakabukol! Ang mga politiko, artista at sikat na tao, huli sa akto, lahat ng kilos dokumentado.